Okay guys, babalik tayo ulit, Kuku at your service. Ngayon, itong video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng mobile wallet sa pag-withdraw ng inyong earnings or ng inyong na farm na small lab potion sa Axie Infinity. So, mabilis lang to, panoorin nyo hanggang tapusin nyo dahil meron akong mga ibibigay na tips. So, ito ay 5 steps lang para paano nyo gagamitin yung mobile wallet nyo sa pagsisink. So, kanina, nag-login na tayo. Okay? Punta lang tayo doon sa Axie Infinity website. And then, click nyo lang yung My Axies. So, magpa-prompt yan. I-log out lang natin. Okay. So, hindi natin malalog in using MetaMask kasi ang MetaMask ay Chrome extension sa laptop at desktop lang siya. Dahil mobile lang gamit natin, gagamitin natin yung email natin sa paglalog in. And then, confirm lang natin na hindi tayo robot. Sign in. Once na naka-sign in ka na, may kita mo na yung dashboard mo. Okay, so, ayan. So, ngayon, may kita mo naman kung magkano na yung small lab potion mo. So, meron akong naka-sync na 1,383 na lab potion. So, pwede ko rin i-sync yan, yung natitirang 1,758. So, remember guys, no, every transaction na ginagawa mo sa Axie Infinity or sa blockchain, meron siyang tinatawag na transaction fee or gas fee dahil nasa Ethereum network. Itong gas fee na ito ay ginagamit or pinagbibigay na reward doon sa mga miners or nagbe-verify ng transaction para mapadala yung transaction mo, para ma-verify yung transaction mo. So, every transaction merong gas fee. Ngayon, huwag kayong mag-alala kasi ang alam ko, yung Axie Infinity is working on their sidechain na Ronin para hindi na tayo magbayad ng masyadong mataas na gas fee. Kasi ngayon, congested yung Ethereum network, kaya medyo mataas yung binabayaran natin. Pero before, barya lang yan. Okay, so remember, ipunin nyo muna yung small lab potion nyo bago kayo mag-sync. No? Mas maganda, isahang sync lang siya kung marami, minimum of 2,000, 3,000 pesos. Okay? Okay guys, balik tayo ulit. Ngayon, nakapag-sync na kayo ng lab potion. Okay, so login na kayo, nakasync ka ng lab potion. Ang gagawin naman natin ngayon, isa-swap natin yung SLP natin into Ethereum. So, paano natin gagawin yon? Once na nasync nyo na, okay, aside from small lab potion, may mga tokens din na makukuha sa paglalaro ng Axie Infinity. Tulad ng PBE, yung player versus environment, and then yung PBP, yung player versus player. Ito yung nasa arena. So, sa adventure, may makukuha ka rin. Sa arena, meron ka din makukuha. Okay? Ngayon, pagalingan dito sa arena, kapag nasa top 1 to 50 ka, sigurado mas malaking token sa makukuha mo. Ngayon, ang pinamimigay nila ay yung tinatawag na Axie DGX coin. Or kapag na-convert mo yung DGX token na yan, 1 DGX token is 3,000 plus pesos. Okay? So, additional yan na income. Ngayon, pupunta naman tayo doon sa pagsaswap ng SLP. Dahil na-sync mo na yung SLP mo, okay, for example, nasa wallet mo na siya. We are using Trust Wallet. Pwede mo gamitin yung MetaMask and then pwede mong i-import yung MetaMask wallet mo dito sa Trust Wallet. Kaya hindi mo na kailangan mag-create ng panibagong Ethereum account. I-sync mo lang siya, ma-i-import na yung nilalaman ng MetaMask wallet mo. So for those who are using MetaMask, pwede nyo siyang i-import. For those who are using Trust Wallet, ngayon pwede na tayong dumiretso. So kung mapapansin nyo, meron na tayong small lab potion dito, the same na amount na meron tayo na nakasync doon sa ating dashboard. Okay? So, balik tayo dito sa app. Ngayon, ang gagawin natin ay i-convert naman natin yung ating SLP into Ethereum. So, paano natin gagawin yun? Pupunta tayo ngayon dito sa tinatawag na app na CoinGecko. Okay? Yan, medyo mainit kasi wala electric fan para hindi maingay. So, hanapin nyo lang sa exchange yung small lab potion. So, yan. Type nyo lang small lab potion. Ayan. The reason may ginagawa natin to para sigurado tayo na tama yung contract address ng small lab potion ng exchange natin. Okay? So ngayon, click mo lang yung exchange. Ito, click mo lang exchange. And then, i-click mo lang itong pair. So yung OX37 na yan. Lalabas ngayon dyan yung contract address ng Uniswap, ng SLP sa Uniswap. So i-click mo lang yung link na yan or yung contract address na yan. I-redirect ka niya ngayon sa Uniswap. Ang Uniswap ay decentralized exchange. Ibig sabihin, pwede ka magpalit ng tokens dito. Depende nga lang kung pwede or hindi, kung available. So ito naman, dahil available naman siya, i-click mo lang yung I understand and then click mo lang yung continue.
Right. Ngayon, ang gagawin naman natin, i-coconnect natin yung Trust Wallet natin dito sa Uniswap para makapag-swap tayo ng smaller portion papunta ng Ethereum. So, kung mapapansin nyo, may dalawang version. Version 2 and version 1. I-explain ko sa inyo mamaya ano yung importansya niyan. Ngayon, i-coconnect muna natin yung wallet. Alright? Step 3 is i-coconnect natin yung wallet natin. Click mo lang yung Connect Wallet. And then, select mo yung Wallet Connect. And then automatically, ma-detect niya na yung Trust Wallet account mo. So ngayon, kung mapapansin nyo, meron tayong balance sa 1,383 na SLP. Tapos meron din tayo laman na Ethereum. Same yan, na na-detect niya dito sa ating Trust Wallet, papunta dito sa Uniswap. So, na-detect niya yan. Ngayon, babalik na rin natin from SLP to Ethereum. So, tandaan nyo ha, from SLP to Ethereum. Kasi isoswap natin yung SLP natin papunta ng Ethereum. So ngayon, nakikita niya dahil nakikita niya yung balance, 1,383, pwede mong i-max yan. Click mo lang yung max or pwede kang mag-type ng kung ilan yung gusto mo na available. Okay, so pag kinlik mo yung max, for example, yan, ito yung amount na pwede mong makuha, 0.1173 na Ethereum. Ngayon, pwede mo nang i-approve yan kung sa tingin mo okay na sa'yo. Kadalasan, may lumalabas dyan na sa version 1, mas mataas or sa version 2. So, magpa-pop up yan, may lalabas dyan na it will automatically select better pricing. Hindi automatic, pipili mo pala yung better pricing for the exchange kung version 1 or version 2. So, magpa-pop up yan dito sa baba. Okay, so ang minimum na marireceive mo, ang kagandaan ni Uniswap, no, meron kang minimum na marireceive, ito yung amount ng Ethereum na marireceive mo. Okay, so kung mapapansin nyo, magkaiba yan dahil mababawasan niya ng transaction fee. So 0.1167 yung minimum na matatanggap mo. Pero yung pinalit natin is 0.1173. So price impact is 0.35%, liquidity provider fee, yan yung binabayad natin kay Uniswap para payagan tayo magpalit. Okay? So ayan. So medyo pawis na tayo. Ah. Dahil mainit, walang electric pa. Para sa inyo to, guys. Okay? So i-click mo lang yung approve. Magge-generate yan ng request. Okay? So, magge-generate yan ng authentication na ina-approve mo yung pag-transfer or pag-swap. Okay? So, pag-transfer mo yan, okay? So, ang network fee is 0.068. Medyo mababa na yan, guys. Okay? So, kung titignan natin yung network fee, ito yung amount. So, sa 48-second average, $2.02 yung kina-charge sa atin ng Uniswap para ma-transfer natin yung SLP. Maswap natin SLP to Ethereum. Kung gusto mo naman na mabilis, pwede ka magdagdag lang ng konti or 0.5 cents. So, $2.7 yung babayaran mo. Okay? Kung gusto mo naman na mabagal, hindi ito recommended, no? Kasi again, inuuna ng mga miners or yung mga nagbe-verify ng transaction, kung sino yung nagbabayad na mas malaki. Mas malaki yung binabayad mo, mas uunahin nila yung transaction mo. Okay? So, select natin, pwede ka mag-select ng average or pwede mong i-edit yan. Pwede ka mag-minimum or mag-set ng gas limit mo kung magkano. Ang gas limit or yung tinatawag na G-Way, yan, nakikita nyo yung G-Way na yan, is the smallest unit ng Ethereum. Kung baga sentimo, no? Sentimo ng Ethereum yan. So, yan yung babayaran natin. Alright, so balik na natin, no? Kung di naman kayo masyadong worried dyan, so i-approve niya, once na approve niya na, okay, for example, na-approve niya yung transaction, click nyo na yung swap. Okay, so, automatically, masaswap na yung SLP nyo to Ethereum. Okay? So, pag na-swap nyo na, ang next step natin, itong pip step natin. Okay, first step natin, sync SLP. Second step natin, swap natin yung SLP. Yung third step natin, i-coconnect natin yung ating Trust Wallet to Uniswap. And then, isaswap natin yung SLP natin to ETH, yung fourth step. And then, yung pip step natin, i-exchange natin yung Ethereum to pesos. Alright, so ngayon dahil na-swap nyo na, pupunta naman tayo ngayon doon sa Trust Wallet. Yan. So for example, na-swap nyo na yung Ethereum, yung SLP nyo to Ethereum, ito na ngayon yung laman ng Ethereum wallet nyo. Okay, so pupunta lang tayo ngayon, syempre sa coins.ph. Okay, so pwede rin kayong gumamit ng Abra. Okay, dalawang option yan, no? Abra tsaka coins.ph para ma-convert yung cryptocurrency nyo into pesos or fiat money. So for example, nasa coins page na kayo, okay, nandito na pala tayo, click nyo lang yung Ethereum, and then click nyo lang yung receive, makukuha mo ngayon yung
address mo, Ethereum address mo sa CoinsPH. So CoinsPH, and then i-copyahin natin itong wallet na to, address. Okay? Ngayon, pag na-copy na natin yung wallet address, balik ngayon tayo doon sa trust. Punta tayo ngayon sa, punta tayo ngayon doon sa trust wallet. Ngayon, dahil may laman na Ethereum yung trust wallet natin, ang kailangan natin gawin, isi-send natin yung Ethereum natin papunta ng coins.ph. So, i-click lang natin yung send, and then ipipaste lang natin dahil nakopy na natin, ipipaste lang natin, click mo lang yung paste, make sure na tama yung address ha. So, yung first 5 digit or 5 character, 1, 2, 3, 4, 5, 0xE902. Let's say, balik tayo dun sa address natin, 0xE902. Okay, so tama. So, make sure lang na tama yung contract address kasi baka kung kanino nyo mapadala yan. Alright, so ngayon, kung magkano Ethereum yung ipapadala mo, nasa sa'yo yan. For example, maximum, click natin yung maximum, then ito yung marireceive mo na Ethereum sa coins.ph wallet mo. Okay, so pag in-approve mo na, click mo lang yung continue, balik lang natin, click mo lang yung continue na yan, and then i-confirm mo lang, ito yung babayaran mo, another transaction fee na naman. Okay lang, kasi mura lang, 91 pesos lang. So, ang max total fee is 2,223 pesos. Okay, guys? So, yan yung makukuha mo na value ng Ethereum sa iyong coins.ph. Okay, so i-check nyo lang, and then pwede mo na i-click yung send. So, once na na-click mo na yung send, okay, ihintayin mo ngayon yan na ma-receive doon sa coins.ph balance mo. Okay? Remember, yung 2,000 plus na yon kanina na pinakita natin, yung 2,000 plus na yan, continue natin, yung 2,223 na yan, pwede pang magbago yung value niyan depende kung gano'ng kataas yung presyo ng Ethereum. Pag tumaas yung presyo ng Ethereum, tumataas din yung value niyan. Okay? So, pwede mong i-hold yan or pwede mo nang i-withdraw kung kailangan mo talaga ng cash. Alright? So, ngayon, balik naman tayo. Pag na-receive mo na yung Ethereum mo sa iyong wallet address, pupunta ka naman ngayon sa, balik tayo doon sa Ethereum address, i-click mo lang itong convert. So, click mo yung convert from Ethereum papuntang PHP. Okay? Yan. Okay? Nawala yung ating mirroring. Okay, balik na tayo ulit. So, i-convert mo lang yung Ethereum mo papunta ng PHP. Alright. So, ngayon, for example, meron kang balance ng Ethereum. Okay? So, yan. For example, let's say, yun yung balance mo. 0.5. For example lang, no? Ngayon, sabi dyan, please keep in mind that the prices of digital currency are volatile. Nagbabago-bago din. Alright? So, ang current rate ngayon ng Ethereum ay 17,000. Minsan, umabot ng 60,000 pesos yan, guys. And the last time, umabot yan ng 23,000 pesos. So, pag decidido ka na i-convert yung Ethereum mo to PHP, slide mo lang yung convert. Once na-convert mo na yan, another transaction fee na naman yan. Okay? Another transaction fee na naman siya. So, slide natin yung convert. Yan. Sufficient balance, dahil wala naman tayong laman. Automatically, mako-convert na siya into pesos. Lalabas na yung peso value mo dyan sa wallet mo. Ngayon, kung paano mo makakash out yan, click mo lang yung cash out. And then, mamili ka na lang kung anong payout, kung saan mo siya makukuha. Sa banko, sa e-wallet, sa money remittance, ayan, sa mga door-to-door. So, maraming options. Alright? So, I hope guys, meron na kayong natutunan or alam nyo na kung paano ngayon mag-withdraw ng inyong SLP, ng kinita nyo sa Axie Infinity, papunta ng pesos. So, stay tuned sa mga next videos natin. Kung meron kayong mga gusto na topic na gusto ninyong pag-usapan, gusto natin i-share para matutunan natin, maturuan natin yung mga bago nating Axie members, Axie Gang, Sandu Gang, no? Axie Infinity, sabihin nyo lang sa akin, message nyo lang ako sa Discord, kuku yung pangalan ko, at kumahanap, kumatagpuan nyo ako sa arena, okay, no mercy tayo, dahil Sandu Gaming tayo. Alright? So, maraming salamat.